Ang impact ng air strike talagang, especially dun sa Camp Abu Bakar, which is the main camp, yung speed na na-deliver yung ano eh, yung devastating effect ng bomba. Hindi nila akalain na ganun kalaki yung devastation. Although, some of them siguro naki-experience nung yung mga air strikes na isolated. But definitely, yung nangyari sa Camp Abu Bakar is like no other thing. Talagang dikit-dikit yung craters na na-create ng mga bomba. So the effect there is nagkaroon ng ganong ka-extent na bombing in their least expected time na parang masyadong mabilis na ito na, nandyan na. And actually, the ground troops talagang mabilis din papuntang Abu Bakar. Of course, laging nauuna yung airstrike to clear the way. Yung positioning ng kalaban, masira yung positioning nila. Whether tactically or strategic positioning nila. So eventually, they came to realize na merong ganong firepower na noon lang nila naranasan siguro or na-experience na talagang the whole place was littered with bombs. Di lang yun, nag-deliver pa ng 5-inch Sony rockets noon. So yung effect noon talagang overwhelmed yung kalaban na meron palang ganong firepower ang AFP, the Air Force in particular, na merong weapon systems na ganon kalakas. So definitely, the number of bombs that we drop in that area, talagang masisiraan sila ng loob talaga kung araw-araw ganon yung nangyayari. Merong bomb explosion dito, merong lumilipad na rockets overhead. So wala silang nagawa nun but to leave the camp. Actually, I saw it on TV the day before nung air strike dun sa Abu Bakar mismo. Howie Severino was there. Na-feature yung maliit na tindahan and Howie Severino was taking a soft drink. And then after the airstrike the following day, on the third day, nandun uli si Howie Severino nung napasok na yung Abu Bakar. And he was saying na ito yung tindahan kung saan ako nag-soft drinks. And he was pointing na dun sa laki-laking crater na gawa ng bomba. So definitely, yung bombing runs namin dun, it scared the enemy. Talagang kung araw-araw yun, or kung talagang first time na na-experience ng fighter yun, ng kalaban, talagang ayaw niya na. Kasi, biruin mo, meron pa kaming, after the bombing run kasi, magra-rockets kami, meron pa kaming guns. Yung apat na M60 machine guns, yun yung pang-sweep namin, pang-walis kung tawagin nila.